Hello mga Kaspart, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabad natin ngayon mga Kaspart, pag-uusapan po natin lang dalawang pwedeng subukan para hindi ka na matiis ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat mga Kaspart, mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang pwedeng subukan para hindi ka na matiis ng isang lalaki is magtiwala ka na lang sa proseso ng tamang paraan. Yes, Max, pwede ang unang paraan na talaga namang pwede mong subukan upang hindi ka na matiis ng lalaking minamahal mo. Alam mo, Max, Spard, walang tatalo kay Spard sa proseso ng tamang paraan. Paano ibig sabihin? Alam niyo, Max, Spard, kung magagawa niyo lang na huwag maging matigas ang ulo niyo, mas gamitin ang utak niyo kaysa puso nyo, huwag magpadala sa bugso ng emosyon nyo, at talagang matuto kayong maghintay ng tamang panahon. Kay Inspart, maaari kayong manalo sa sitwasyon at maaaring bumalik ang halaga mo at bumalik ang pagmamahal ng lalaking mahal mo sa iyo at maging okay na kayo muli kay Inspart. Dahil ang isa nakikita kong pinakapagkakamali ng mga kababaihan, kaya sila ay nabibigo ng tuluyan at talaga namang nasisira na ng tuluyan ang relasyon at muli at talagang iniiwan na sila ng isang lalaki dahil mali ang paraan na ginagawa nila at ayaw nilang umasa sa tamang proseso. Dahilan kung bakit kay Inspired puro maling desisyon ang nagagawa nyo. Kay Inspired, magtiwala ka sa proseso ng tamang paraan. Ano po ba yung tamang paraan na yan? Yung mga tinuturo ko sa inyo, di ba? Mag no contact rule ka, hayaan mo siyang mag-isip, hayaan mo muna siyang mag-muni-muni, hayaan mo muna siyang mapag-isa, hayaan mo muna siyang inspired na makita ang halaga mo, huwag ka munang mangulit, huwag ka munang magparamdam, mag-self-improve ka, magpaganda ka, ayusin mo ang buhay mo, maging masaya ka, lumabas ka kasama ng mga kaibigan mo, at ang lalaki ka inspired, imposible na hindi ka maalala at maisip, magtiwala ka kasi sa proseso, matutuwa kasing magtiis at maghintay, magpakatatag ka at maging positibo ka kung mag-isip, hindi yung padalos-dalos ka sa mga desisyon mo, dahilan kung bakit puro mali ang nagagawa mo, dahilan kung bakit ang lalaki, imbis na mahalin ka muli, o bumalik siya sa'yo, o maisip niya ang pagkakamali niya, makita niya ang halaga mo, eh kay Inspired, ikaw mismong gumagawa ng mga bagay na dahilan kung bakit hindi niya nakikita lahat ng yun. Tulad na lang ito kay Inspired, sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-ahabol. Pag ang lalaki na talaga man ang lalamig na, kapag ang lalaki iniiwang ka na, kapag ang isang lalaki ayaw na sa'yo, huwag kang mag-ahabol. Pero anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo kay Inspired? Karamihan sa inyo, nag-ahabol pa rin, nagmamakaawa, at talaga namang kung ano-anong ginagawang paraan, maling paraan. Kaya ang lalaki mas lalong lumalayo sa'yo. Magtiwala ka sa proseso ng mga tamang paraan. Maging matapang ka kasi na gawin ang lahat ng yon. Alam nyo mga Inspired, ang totoo, kahit ako, nahihirapan na rin sa inyo. Dahil sa kabila ng lahat ng mga turo ko, sa lahat ng tips ko, mga paraan na tinuturo ko sa inyo, ay marami pa rin kumukontak sa akin. At talaga namang hirap na hirap daw sila. Hindi raw nila kayang gawin yung mga tinuturo ko. E para saan pa to? Ay kay Inspired, magpakatapang kasi kayo. Kaya lagi kong bukang bibig, at sinasabi sa inyo, na sikapin yung labanan niyang emosyon nyo. Dahil yan ang dahilan kung bakit kayo nagkakamali ng mga ginagawa at sinasabi yung mga lumalab sa bibig nyo. Kay Inspired, mas lalo kang lalayo ng lalaki, mas lalo kanyang titiisin, mas lalo siyang mawawala sa'yo. Magtiwala ka sa tamang proseso ng mga tamang paraan. Tulad na lang nung kay Inspired, yung no contact rule, hindi nyo kayang gawin. Sabihin ng iba na ginawa ko naman po eh, gano'ng katagal, ano po, 2 araw. Tapos po nag-message na ako sa kanya kasi na-miss ko na po siya. Anong klase yan? Kay Inspired, sabi ko sa inyo, hintayin nyo na maging sapat ang interest at attraction ng lalaki sa iyo. Kasi nawala yun eh. Nawala yung interest niya sa iyo eh. Nawala yung attraction niya sa iyo. Bakit? Eh dahil din siguro sa iyo, sa mga pinapakita mo, o kaya naman ay naging pabaya ka sa sarili mo o sa pag-uugali mo. Kaya dapat bumalik ang interest na yon at attraction na yon na nawala sa'yo.
inspired. At para mangyari yon, kailangan makapagmuni-muni siya. Huwag mo siyang istorbohin. Magtiwala ka sa proseso. Tamang paraan ba? Inspired. Sa yung sa mga talaga namang pwede mong subukan. Na dapat mo talagang subukan upang talaga namang maging masaya ka at maging matagumpay muli kayo. Maging okay ulit kayo. Hindi yung padalos-dalos ka at kung ano-ano pang ginagawa mo, yung iba pinapatuloy po, pinaparapituloy po pa. Eh yung iba naman, eh talaga namang pati mga kamag-anak, damay-damay na, sumbong dito, sumbong doon. Eh yung mga kaibigan, di na damay din. Eh ang lalaki, mas lalong mataturn off sa'yo. Huwag ka kasing ano, huwag ka kasing magmadali. Magtiwala ka sa proseso. Kung ang tamang paraan ay maghintay, kaya nang gawin mo. Kung ang tamang paraan ay magtiis, kaya nang gawin mo. Kung ang tamang paraan ay magpa-sexy ka, magpaganda, kaya nang gawin mo. Kung ang tamang paraan ay manahimik ka, dyan ay yan ang gawin mo. Kung ang tamang paraan ay bigyan mo siya ng sapat na panahon para sa sarili niya upang makapag-isip-isip siya, yan ang gawin mo. Kung ang tamang paraan ay huwag ka muna mag-reply o mag-message sa kanya, yan ang gawin mo. Kung ang tamang paraan ka-inspire talaga namang bigyan nyo ng space ang isa't isa, ay yan ang gawin mo. Huwag mong ipilit yung sarili mong gusto. Pinipilit ko kasi yung sarili mong gusto eh. Hindi ka inspired, miss na miss ko na kasi siya. Ayoko, bahala ka dyan. Magte-text na ako sa kanya ngayon. Tatawag na ako sa kanya ngayon kasi hindi ko kaya yung tinuturo mo eh. Hindi ko kaya yung ganyan-ganyan. Baka mawala na siya sa akin, mas lalo siyang mawawala sa'yo. Pag sinusunod mo yung bugso ng damdamin mo, hindi mo ginagamit ang utak mo. Ka-inspired, maniwala ka. Walang tatalo sa tamang proseso sa lahat ng bagay sapagkat yan ang pinakatamang formula. Opo, lahat ng bagay may tamang formula. Sa science, sa financial, sa negosyo, sa buhay ng tao, sa pagpapalaki ng anak, at iba pa ka-inspired. At tulad na lang ng sa pag-ibig, may tamang formula dyan. Tamang dapat ginagawa. Lalo na sa mga ganyang sitwasyon na nahihirapan ka, sinasaktan ka, ini-ignore ka, hindi nagpaparamdam sa'yo, pinabaliwala ka at pinagpalit ka na sa iba, niloko ka, sinaktan ka at iba pang hindi magagandang nangyayari sa'yo ngayon dahil sa mga maling ginagawa mo. Magtiwala ka sa proseso, yan ang tamang formula upang ang isang lalaki ay muli kang mahalin, bumalik sa'yo, makita ang halaga mo, matuto kang gawin ng tamang paraan, itanggi ang sarili mo, magtiis ka, sumunod ka, at maghintay ka, ka-inspired. Huwag mong ipilit yung gusto mo sa isang mga bagay na dapat mong subukan upang ang isang lalaki hindi ka na matiis dahil kapag dumating ang panahon na talaga namang nakapag-isip-isip na siya at talaga namang nagawa mong maghintay ng tamang panahon ay talagang ang tamang panahon ay darating sa'yo at ang lalaki muli magpaparamdam sa'yo, hindi ka na matitiis, baka mag-sorry pa sa'yo, baka makipagbalikan pa sa'yo, baka kulitin ka pa niya, baka maghaboy pa siya sa'yo, baka makita niyang halaga mo at mabalo siya sa'yo, ka-inspired. At higit sa lahat, habang ginagawa mong tamang proseso, tamang paraan, ay lumapit ka sa Diyos, ka-inspired. At magtiwala ka sa sarili mo, ka-inspired. At ang pangalawang pwedeng subukan, ka-inspired, para hindi ka na matiis ng isang lalaki, purong kabaitan pa rin ang ipakita mo sa kanya. Yes, Max, pwede ng pangalawang paraan o pwede mong subukan para hindi ka na matiis ng isang lalaki. Talaga ka-inspired? Oo. Sapagkat walang tatalo sa kabutihan. Kapag ikaw ay purong kabaitan pa rin ang pinapakita mo sa isang lalaki, malamang sa malamang ay nasa tamang pamamaraan ka. Dahil ganyan na nga siya sa'yo. Turn off na siya sa'yo. Naging low value ka na sa kanya. Na na-inlove na siya sa iba. At iba pa na dahilan kung bakit nagpapahabol sa'yo, nanlalamig yung lalaki sa'yo, tapos magpapakasalbahi ka pa, eh di mas lalong mawawala yung lalaki sa'yo. Kaya ang gawin mo ka-inspired, ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, ano man ang talagang pagbabagong mangyari ka-inspired, purong kabaitan pa rin ang ipakita mo sa isang lalaki. Sa totoo nga, kahit sa nangaaway sa'yo eh. Sa naninira sa'yo, sa mga hindi maganda yung pakikitungo sa'yo, dapat purong kabaitan pa rin ang ipakita mo sa kanila. Sapagkat yun ang tama, merong Diyos ka-inspired.
At tulad din sa pag-ibig sa relasyon, change part pag ang isang lalaki ay talaga namang para bang hindi ka na mahal, wala na siyang pag-ibig sa'yo, eh pakitaan mo pa rin siya ng kabaitan. Dahil kapag yan ang nakita niya sa'yo, change part, maniwala ka sa'kin, maaaring magbago ang pananaw niyan sa'yo, magbago ang isip niya, pati na ang nararamdaman niya sa'yo. Lalo na kung marunong kang nagpapaubaya ka, pinapalaya mo siya, oo, mahirap yun, masakit yun. Pero anong gagawin mo? Maghahabol ka sa kanya? Eh hindi niya na nga nakikita ang halaga mo. Mas lalo lang niyang hindi makikita ang halaga mo kapag ipinagpilitan mo yung sarili mo sa kanya. Kaya ang gawin mo, ipakita mo na mabait ka at mabuti ka at nauunawaan mong sitwasyon. Maniwala ka sa akin kay Inspired. Marami lang nangyaring ganyan. Naginawa, nagpakabait sila, nagparaya, naghintay, pinalaya nila yung lalaki, kahit sila yung nasaktan, sila yung nahirapan, dumating ang panahon, bumalik yung lalaki sa kanila. Bakit? Nakita ng lalaki yung tunay na halaga niya. Kesa naman sa yung iba ng babae naman, ginaganyan ng lalaki, alam mo ginawa ng babae, sinumbatan, binungangaan, at minura, at pinahiya. O ngayon, talagang hanggang sa pinakadulo, hindi siya binalikan. E kung nagpakabait siya, baka binalikan pa siya. Maaring maisip ng lalaki, mabait yun eh. E pero kasalbahihan o kasamaan ng ugali ang pinakita mo sa lalaki, hindi ka na niyang babalikan. Kahit maghiwalay sila ng bago niya ngayon, hindi na siya babalik sa'yo. Kahit mag-break sila ng bago niya, yung pinalit niya sa'yo, mag-break sila noon, hindi na yun babalik sa'yo kasi pinakita mo yung ugali mong ganyan. Ayoko nang bumalik doon. Parehas lang naman sila, masama rin ugali niyan eh. Pero kung naging mabait ka, purong kabaitan pa rin pinakita mo sa kanya, kung maghiwalay man sila nung pinalit niya sa'yo, maaaring bumalik siya sa'yo ka-inspired. Hindi dahil sa kung anong bahay, kundi dahil sa makikita niya ang halaga mo. Dahil mabait kang babae. Yan ang bentaha. Yan ang advantage ng mga mababuting babae. Binabalikan niyan. Pinagpapala yan. Minamahal yan kay Inspired. Kaya piliin mong maging mabait na babae upang talaga namang ang isang lalaki talagang maaring laging bumalik sa iyo. Magmahal ng tunay sa iyo. At hindi ka na niya matiis kay Inspired. Yan ang hindi mo lang dapat pwedeng, hindi mo lang pwedeng subuhan, kundi dapat mo talagang gawin lagi. Isa buhay mo yung pagpapakabait. Bilang babae kay Inspired. Dahil sa kahit na ano pa mang sitwasyon, nasaan ka man, pag ikaw ay mabait, mas lalapitan ka ng tao, mas kakaibiganin ka nila, mas gugustuhin ka nila, maraming hahanga sa'yo, maraming magmamahal sa'yo, maraming tutulong sa'yo, maraming ma-attract at mamamagnet sa'yo kay Inspired. Dahilan kung bakit kay Inspired ay magtatagumpay ka sa anumang larangan, tulad sa pag-ibig, kapag nagpakabait ka, ang lalaki laging talaga namang mamahalin ka ka-Inspired. Sabi ko nga sa inyo, ang lalaki kung minsan kaya naagaw ng iba kasi natutokso lang, nabubulagan lang. Pero kung magiging mabait ka, darating ang panahon, malalaman nilang katotohanan at muli silang babalik sa'yo. Ka-Inspired. Kaya bukod sa tamang paraan yung ginagawa mo, ay magpakabait ka. Yan ang pangalawang dapat mong subukan. Hindi lang subukan, talagang is bilang pagkatao mo na maging mabait ka sa lalaki. At talaga naman, kahit ano pang ginawa niya sa'yo, baka sabihin ng iba, eh kay Inspired, napakasama ng ugali sa akin yan eh. Sinaktan ako niyan eh. Diloko nga ako. Pinagpalit ako. At iba pa, eh kay Inspired, dapat ka bang gumante? Ang sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kang gagante. At kay Inspired, ang lalaki kahit naman minsan nakakagawa ng pagkakamali, tao lang naman tayo, may pag-asa pa rin magbago yan. At pag nagbago yan, mabait ka, magiging mabait din siya, magiging okay din kayo. Kaya huwag kang makikisabay sa kasalbayan niya. Magpakabait ka mula umpisa hanggang dulo, sapagkat isin sa mga sikreto, paraan na itinuturo ko sa inyo ang pagpapakabait sa lahat ng bagay, lalo sa partner mo, upang talaga namang ka-inspired sa pinakahuli ko ang magtagumpay at magtamasa ng matamis na ngiti ng tagumpay kay Inspired. Since sa pangalawang dapat mong subukan, gawin mo talaga habang buhay ay maging purong kabaitan pa rin ang ipakita at gawin mo sa lalaking minamahal at iniibig mo sa iyong buhay, ka-Inspired.
So Maxpod, yun lang po. No? Maraming salamat po Maxpod sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe na po Maxpod at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong i-upload na video. Maraming salamat Maxpod at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!